Anim na pong customer at empleyado ng bar ang nasita ng mga tauhan ng Quezon City Task Force Disiplina sa Barangay San Antonio, Quezon City kagabi. Paglabag sa health protocols at umiiral na curfew hours ang kakaharapin ng mga naabutang customer sa nasabing restobar. Si Erlo Bringas sa detalye. Inabutan pa nagbagatauhan ng Quezon City Task Force Disiplina ang mga nagiinuman na ito sa loob ng isang restoba sa Barangay San Antonio, Quezon City mag-alas 12 ng madaling araw kanina. Ni-raid ang nasabing restobar matapos na makatanggap sila na magkakasunod na reklamo patungkol sa pag-ooperate nito kahit pa umiiral na ang city ordinance o curfew hour. Agad na umalma mga customer ng kanila itong masita at patawan ng violation. Hindi na namin obligasyon para parating sa inyo. Dapat ang may-ari mismo nagkocontrol dito. Kahit ano paman, malinaw yung paglabag nyo rito. Particular dito sa discipline hour natin. Iginita man ang mga nahuling customer na hindi nila alam na may ganitong ordinansa. Sana raw sinabihan sila ng may-ari na may nagaganap na ganitong ordinansa sa Quezon City. Kasi balak talaga namin kakain lang. Kaso lang, eh, pampatulog lang sana. Pero hindi namin napansin na 11:30 na. Pinagmulta mga nasita ng 300 piso. Kapag hindi naman tumugon sa nasabing multa, dito na ito kakasuhan. Pumalag naman ang iba pang naabutang customer. At ilan sa mga ito, pumalag din sa mga tauhan ng Quezon City Task Force Disiplina at sa mga pulis. Ang isa namang ito, tumangging magpakita ng identification card, nakipagsagutan pa sa mga otoridad, kaya inimbitahan na lamang sa presinto. Pakilala ka, sir. Ayon sa Quezon City Task Force Disiplina, sinurveillance sila ang restobar ng halos silang araw nang matukoy na positibo ang ginagawang illegal operation nito. Dito na nila ginawa ang operasyon. Sa ilalim kasi na ipinatutupad na batas sa GCQ o General Community Quarantine, bawal pang mag-operate ang mga bar katulad nito. Kaya ang payo ng Quezon City Task Force Disiplina ay sumunod na lamang sa ipinatutupad na batas. Naka-receive kami ng complaint through concerned citizen na matagal na nag-ooperate, inaabot ng madaling araw ang operation. Tsaka unlimited yung mga beers, tapos yung mga health protocols dito sa contact tracing, hindi rin nasusunod. Lalong-lalo na parang normal. Tuloy-tuloy ho ito, hindi lang naman. Malaki at maliit na establishmento. Basta't nagluwabag ng health protocols, eh talaga hong subject for foreclosure. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang owner ng nasabing restobar. Paglabag sa health protocols ang nasabing restobar at violation ng curfew hours, ang kakaharapin naman ng mga customer na naabutan sa restobar. At hindi lang ito, marami pa. Yung ayaw talaga sumunod, ito rin ang sasapitin nila. Identified na rin naman namin yung iba. Hindi lang namin kaya sabay-sabay. Ito, nagbabiolate po una-una po sa social distancing. Sa Section 7 ng guidelines po naman, 5,000 ang penalty nito with closure pa ng kanilang business. Para sa Eagle News, Orlo Bringas, Willie Winning Interesting Times.